Isa pong magandang Friday sa inyong lahat. Thank God it's Friday. Yes, Friday na naman po. Weekend na naman po. And I'm wishing everyone po na makapagpahinga po sana tayo ng maganda this coming weekend. And meron pong special ngayong darating na weekend para po sa mga baka makalimot din. May 9 po is Mother's Day. So ngayong Sunday po, wag po nating kalimutang batiin ang Happy Mother's Day ang ating mga nanay. And yes po, since weekend na po, sana rin po ay maaari na tayong, alam niyo po, pag maging productive po ang ating darating na weekend. Yeah, kung meron po kayong balak, siguro magpunta ng mall, wag po muna sana. Kasi ang kagandahan nga po, medyo maganda-ganda po ang kalagayan natin tungkol sa ating mga, sa ating COVID na situation dito sa Pilipinas. Sana po ay patuloy na po siya bumababa, pero nasa sa atin po rin yun at sa pagtulong po natin sa ating pamahalaan. Okay, hindi na ako magpapaligwiligwi pa. Nandito po ako para sumagot ang isang katanungan na pinadala po sa ating Facebook page, ang Buhay at Batas. Alright po. Tungkol po ito sa trespass. Malamang po hindi na po masyadong nangyayari yung ganito, lalong-lalo na po sa quarantine ngayong pandemic kasi hindi naman po tayo lumalabas masyado and hindi rin po tayo pupunta sa bahay ng iba. Pero po, ang kagandahan po sa topic na to po ay malalaman po natin kung gaano po ba kaseryoso nang pumasok na lang ng basta-basta ng bahay ng ibang bahay. Alright. Ang tanong po ay nanggaling kay, ayan, kay Ena. Alright. Basahin natin ang tanong ni Ena. Ang tanong niya ay, attorney, pwede po bang magtanong? Good PM po. Kung ang kapitbahay ay bigla na lang lumusob sa bahay namin at nakipagsuntukan sa asawa ko, sino po bang may kasalanan? At sino po ang may karapatang magreklamo? Kasi po, sila ang nagreklamo sa barangay na dapat kami ang magreklamo. At sa bahay pa namin, hindi po ba trespassing yan? Ayan, sige Ena, salamat sa iyong katanungan at sa pagsubaybay at pakikinig sa ating palatuntunang ang Buhay at Batas. Tama yung hinala mo, maaari nga siyang trespassing. Pero himayin natin yung facts mo. Kasi sabi mo merong yung kapitbahay mo pumasok ng bahay ninyo at nakipagsuntukan sa asawa. Dun sa bare facts na yon, dalawang pwedeng mangyaring kasong kriminal dito, lalong-lalo na kung may nasaktan eh. So ang unang kaso, kung pumasok siya ng walang pahintulot sa bahay ninyo, ito ay ang krimen ng trespassing. At kung nagkasakitan, ay pwede itong maging less serious physical injuries or slight physical injuries. Puntahan muna natin yung trespassing na tinatawag natin. Buti na hulaan mo, trespassing nga yan. Alam nyo po, hindi lang po sa ating bansa, kundi sa iba't iba pong bansa sa buong mundo, meron pong kataga na tinatawag na a man's home is his kingdom. Ang bahay ng isang tao ay ang kanyang kastilyo. At sabi pa po dun sa kataga na yon, maski yung hari, hindi pwedeng pumasok sa bahay mo. At dito nga po sa ating bansa, yung tao lang na may-ari ng bahay tsaka yung mga gusto niyang pumasok sa bahay niya, siya lang ang pwedeng pumasok dito. Yun po yung general rule. Ang exception lang po dito ay kunwari po yung ating law enforcement, kung may warrant po sila na mapapakita para pumasok sa bahay mo or kung merong search warrant para i-search yung premises ng bahay mo, exceptions po yan sa general rule. At hindi po basta-basta po pwede makakuha ng warrant or search warrant. Siyempre po, kailangan po may huwes o may judge na mag-issue po niyan. So hindi po babastahin na pwede na lang kung sino-sino lang pumasok sa bahay. And Ena, yun nga, yung biglaang pagpasok sa bahay ninyo, nung kapitbahay mo, ay presume walang pahintulot ninyo yon. Yun po ang pinaka-basic na elements ng elemento ng trespassing. Pagpasok sa bahay ng iba, ng isang pribadong individual, nang walang pahintulot ng may-ari ng bahay nito. So pag ginawa niyo po yon at yun nga, successfully nakapasok siya at hindi niyo pinahintulutan, whether or not meron siya iba pang gagawin doon na krimen, trespassing na po kaagad yon. Kung wala siyang ginawa na krimen, trespassing yon. Kung meron siyang ginawa na mas mabigat pa na krimen, ang maaring mangyari ay dalawa. Pwedeng ma-absorb yung trespassing yung sa krimen. Kunwari, pumasok siya ng bahay ng walang pahintulot para magnakaw. Pwede po maging robbery or simple theft yon. Pwede rin naman, kunwari, pumasok siya sa bahay niyan para pumatay ng tao. Mas mataas kasi yung parusa sa homicide. So dalawang kaso ang mangyari doon. Homicide, tsaka murder, at tsaka trespassing. So yun po yung tinatawag natin na trespassing, pagpasok sa bahay ng iba ng walang pahintulot. At punishable po siya, kung di ako nagkakamali, arrest to mayor. 1 month and 1 day up to 6 months imprisonment
at fine na 200,000 pesos. Isipin mo yung pagpasok mo lang ng walang pahintulot sa bayan ng iba. Hindi ka lang makukulong, magbabayad ka pa ng fine na 200,000 pesos. Kung naman doon sa suntukan, kasi meron doon nangyaring suntukan. E na kung nagkasuntukan ma at may nasaktan doon, syempre ang immediately na magiging suspect dyan, wala naman kasing kadahilanan kung bakit dapat pumasok ng bahay ng ibang bahay yung kapitbahay ninyo. At kung siya man ay nasaktan, or kumaga meron siyang narinig na masama na di umano ay sinabi ng asawa mo sa kanya, hindi rin ito justification o dahilan para mag-intrude sa bahay ng iba. So hindi justified yung act niya ng pagsugod doon at pakipagsuntukan. And kung meron man siya nasaktan, siya pa'y malamang magiging liable dito. Ang penalty po ng less serious physical injuries, malamang dito less serious physical injuries. Marami po kasing klase ng physical injuries. Yung less serious physical injuries, kung yung time para mag-heal o makarecover yung nasaktan ay lagpas po ng 10 araw, arresto mayor at fine ng 50,000 pesos. So isipin po natin, mas mataas pa rin ang penalty ng trespassing. Kung naman yung karaniwan na nangyayari kasi sa suntukan, yung tao na sasaktan ay mag-heal siya between 1 to 10 days, arresto minor lang po yan at fine, kung hindi ako nagkakamali, ay 50,000 pesos din. So sa madaling salita, yung palang act ng trespassing, mas mabigat ito kaysa rin sa act ng pakikipagsuntukan at kung anumang damage na nagawa niya. At syempre yung asawa mo, dahil meron sa kanyang gumawa na isang bagay na criminal, kasi di ba, pumasok sa bahay without authority, pwede pa nga maging justifiable circumstance yung pagdepensa niya sa sarili niya at sa pamamahay niya dun sa suntukan na yun. At kung sakali man na nasaktan niya yung kapitbahay mo na walang pahintulot na pumasok sa bahay mo, maaari itong maging defense niya, which is defense of his home and of his family. Kasi yun nga po, a man's house or home is his castle. Maski po ang hari, hindi po pwedeng pumasok dyan ng walang pahintulot. So, Ena, sana masolusyonan niyo yung problema na yan, kasi nga kapitbahay mo yung pinag-uusapan natin dito. At syempre, since kapitbahay mo ay araw-araw mo siyang makikita and hindi naman din maganda, hindi syempre, magbabigat sa pakiramdam na yung kaaway mo or yung katunggali mo ay nasa harapan lang ng bahay mo, katabi mo lang nakatira and araw-araw mong dadaanan. Hopefully, maayos niyo yan na mas maganda. Pinakamaganda siguro dito ay manghihin ng abiso o paumanhin yung pumasok ng bahay na unlawfully nag-intrude at nag-trespass sa inyo. Pero banggitin mo nga, Ena, trespassing yan kasi pumasok siya sa bahay mo nang walang pahintulot. So bago po ako magpaalam, ngayon pong araw na to, ngayong Friday weekend natin, ay batiin po natin ang ating mga kabarkada dito ngayon. Si Tess Galapon Pronto. Good afternoon, Attorney Carlo, and to you also, Tess. Si Kali Alex Balaga. Magandang hapon po, Attorney Carlo. Happy weekend, Attorney, sa lahat at ingat po. Salamat. Si Oliver Torres Taratara. Good afternoon, Attorney Carlo. Si Rich Rose Ailas Yelo. Hi po, watching from Dubai. Si Yul Murillo Resnera. Good afternoon, Attorney Carlo, watching from Siargao Island. And si Tess Diaz Labrador. Hi, Attorney Carlo, may sinend akong tanong sa'yo. Hope mo mabasa mo. Salamat po. Tess, parang meron na kami nasagot dati, including dun sa ating live episode, yung isang episode natin, parang last week yata. Pero kung hindi man yun yung pinapatunguan mo, hayaan mo, masasagot natin yan, ha? Si Jonah Caluyong. Hello po, Attorney Carlo, and good evening po. Ingat po palagi and God bless. Si Blanco Panares. At nawala. Ayun. How about po if lumusob at doon lang sa labas ng bahay, shouting, yelling with bad words and kicking the gates and at the same time, ano yung case? Well, hindi siya pumasok ng bahay. Kailangan kasi pumasok sa pintuan ng bahay. Pero meron mga Supreme Court cases na nagsasabi na kahit hindi pumasok mismo sa looban ng bahay, kung matatawag natin na annex, yung lugar na yun na pinatunguan niya, pwede nating tawagin ng party ng bahay, maaari ng trespass yun. Kung hindi man pwedeng tawagin na parte ng bahay, yung pagmumura niya sa labas ay pwedeng maging oral defamation, pwede rin maging unjust vexation. Ang punto po doon ay huwag po tayo mag-skandalo ng ibang tao, lalo na sa labas ng bahay. Kasi hindi lang po tayo, na hindi lang po natin dinudungisan yung sarili natin, yung pangalan natin, kundi po meron pa pong ibang mga testigo laban sa atin sa ginawa po natin. Ayun, si Nelly Tan. Kumusta, Nelly? Si Cindy Braga. Attorney, sana masinyo po yung message ko. Siguro nakapila niyan, Cindy, ha? And si Rich Rose Ailas Yelo, sana masinyo na message ko. Uy, nabasa ko yung, ay, si Blanco pala yun. Okay. Si Mia Orange, paano pag nag-post ng itsura mo? Sa ibang episode natin sagutin yan, Mia, i-PM mo yan sa atin para mas magandang ating discussion. At ayun, si Cheska Kakalagrada. Hello, attorney, nag-message ako sa inyo sa FB account, sa Messenger.
God bless po dyan sa inyo. Here from Palawan. Kumusta sa Palawan? Kami dito, MECQ pa rin. Malapit na po ha. May 14, matatapos na po sana ang MECQ. Si Jonah Kaluyong, paano raw kung pumasok sa bahay ng wala-wala naman pong ano, makita at may bit-bit. Pwedeng, syempre, pwedeng robbery of theft yan. Si Rose Bungawi Montoya, good afternoon, Attorney Carlo. Si RB Leabres, good afternoon, Attorney Carlo, God bless. And si Hobby E. Perez, good PM, Attorney. Si May Chen Lee, hello, Attorney, have a good day po. Pwede po ba magtanong kung anong kasong nag-post sa FB? May, kumpletuhin mo yung detalye at PM mo yan para parang ganitong dedicated episode para lang sa katanungan mo. And si Juan Ezequiel, hello po Attorney Nikki and Attorney Carlo, God bless po. Si Lauren Reyes, sayang, hindi ko na umpisahan. Sana may next time marinig ko ng buo. God bless po from Valenzuela City. Lauren, pwede mo siyang i-rewind mamaya pag natapos ito. Malapit na tayo matapos kasi nag-overextend na rin po ako sa live stream na to. Si Merlita Alturas Yelos, gandang hapon Attorney Carlo. God bless po at ingat lagi. Si Gelche Panizales, watching from Doha Attorney, God bless po. And si Blanco Panyares, watching from Norway, Attorney, salamat sa response. And finally, si Irvin Toto, good PM, Attorney Carlo, God bless. May pahabol pa si May Chen. Thanks po, Attorney Carlo, God bless. And si Joel Dingle, hello po, Attorney Carlo, good PM, watching from Rizal, Bawan, Batangas. God bless you. So kayo rin po, ingat rin po kayo and stay happy, stay well, and have a relaxing weekend. So kung meron po kayong katanungan, mag-u kayo mahiya po, i-PM nyo lang po sa Facebook page ng Buhay at Batas at sasagutin po natin sa ganitong episodes or sa aping regular screening po. Every Tuesday po yan, 12 o'clock hanggang alauna ng hapon. Mapapanood po sa Channel 224 ng Sky Cable, sa TV Plus, Affordabox, digital TV sets at digital TV stations sa Channel 25 or 29. At syempre po, mapapakinggan sa DZRJ 810 AM Radio, Radyo na TV pa sa ating Facebook page, ang Buhay at Batas. And may YouTube channel din po tayo, ang Buhay at Batas. At kung hindi nyo pa po nalalike, nasi-share, kung hindi pa po kayo nagsasubscribe sa ating YouTube page, pakisubscribe na lang po, like and share. Baka po matulungan namin kayo o yung mga kaibigan ninyo o yung mga kamag-anak nyo na makakakita sa ating post. So good PM, good weekend po ulit. Ito po si Attorney Carl Nicolas saying, God bless everyone and stay safe.